pagbukas ko, ang pasukan, mga pulis sa kwarto ko. Sinakal ako. Tuhan ako ng 45, ano daw. Pad-session daw. Nabulat ako ngayon. Abis pang pad-session eh. Mag-isa ako dito, nanonood ako. Huwag ka nang magsalisa! Tignan mo na! Huwag ka nang pumalag! Sige na! Huwag pumalag ka sa'yo! Sir! Wala akong kumilato ka, sir! Ano mo pa kasi lang ako, sir? Sir, ano ba hinahanap yun, sir? Ibibigay ko naman kung ano hinahanap yun, sir, eh! Sige lang! Asa na yung droga? Sir, droga! Wala akong alam sa droga, sinasabi niyo! Sige, labasan dyan! Sir! Maniwala kayo, sir! Wala akong kasalanan, sir! Teka! Wala akong ginagawa, sir! Wala akong kasalanan, sir! Teka! Sir! Pakawala kayo! Sumawa ka doon sa may pader ng kapitbahay namin. Parang daw may sakay. Ayun. Tapos dumating yung nanay ko, pati nanay ko nga, natadyakan pa. Ba't ka nila ni Ray? Ba't nila ni Ray? Kamali po sila nung ano. Kasi yung karatulan ng bahay po namin, yung bahay po namin, merong ano doon, talyer eh. Meron ako nakalagay doon, Ricky's Auto Electrical, 45A Aguho nakalagay doon. Mm-hmm. Eh, ang tip daw po sa kanila, 45 Aguho. Eh, ang haba naman po sir ng 45. Ang sabi ko... Puro 45 yun? Puro 45 po. Ang sabi ko nga sa kanila... 45 A, B... B, C, D, hanggang E. Sabi ko, mali ko kayo ng bahay na pinasok. Eh, wala. Hindi na aplikasyon ito. Tinututukan ako ng baril dito, sir. Eh. Nakalala ko sa may ano, eh. Sa may pader namin, eh. Naglabas ng resolution si Prosecutor Rogelio Antero nang dinismiss ang kasong isinampa laban kay Ricky for lack of merit. September 2, 2004, nagbigay ng order si Judge De Castro na pakawalan si Ricky Romualdo mula sa Quezon City Jail. Agad akong pinuntahan ni Ricky kasama ang kanyang ina sa set ng Isumbong Mukay Tulfo upang personal na pasalamatan. Tuloy-tuloy naman ang pagtulong ni Sir Tulfo kasi ato kami kung nag-hearing kami. Sabi niya, mag-tis-tis niya, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya buo naman ang paniniwala ko na lalaya talaga ako. Ngayon araw na ito, hindi ko inaasahan na ngayon araw na ito makakalabas yan. Last week, ipinalabas namin ang Tulfo Classico na vintage 2004. Sumbong ito ni Ricky Romualdo laban sa mga pulis na umaresto, nagtanim ng ebidensya at bumaril sa kanya. Umabot po sa Senado ang investigasyon. Sa tulong na ating programa, si Ricky ay napawalang sala. Narito po ang konklusyon ng kasong ito. Ang kaso ni Ricky Romualdo ay naisulat ko sa aking column On Target sa Philippine Daily Inquirer. Ito ay nabasa ni Senator Robert Barbers. Nagpatawag siya ng isang Senate inquiry upang malaman ang mga detalye ng kasong ito. Bagat naging mainit ang mga kaganapan sa kaso ni Ricky, si Ricky ay nanatiling nakakulong. Ito ang naging tahanan niya sa halos isang taon. Ricky's body remained in prison, but his mind never stopped in believing that he would soon be free.
Ibinigay niya sa akin ang kanyang tiwala na matutulungan ko siyang mapatunayan na wala siyang kasalanan. Mga kaibigan, puspusan ang ginawa naming pagpa-follow up sa kaso ni Ricky. Naglabas ng resolution si Prosecutor Rogelio Antero nang dinismiss ang kasong isinampa laban kay Ricky for lack of merit. Noong August 30, 2004, naghain si Prosecutor Antero ng motion to withdraw information sa sala ni Judge Severino De Castro, Presiding Judge, Regional Trial Court Branch 82 ng Quezon City. September 2, 2004, nagbigay ng order si Judge De Castro na pakawalan si Ricky Romualdo mula sa Quezon City Jail. In the afternoon of September 2, 2004, Ricky Romualdo was a free man. Nilabas siya sa kulungan. Minsan pang napatunayan na ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa atin. Agad akong pinuntahan ni Ricky kasama ang kanyang ina sa set ng Isumbong Mo Kay Tulfo upang personal na pasalamatan. Kasama ang aking staff, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan na wala ng pressure. Parang po ba nang pinag-usapan mo ngayon? Oo po naman kasi tuloy-tuloy naman ang pagtulong ni Sir Tulfo kasi ato rin kung nag-hearing kami. Sabi niya, mag-tis-tis niya, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya buo naman ang paniniwala ko na lalaya talaga ako. Kumusta na nanay? Ano kayo naramdaman mo, nanay? Sobra ko. Aking tuwan-tuwa si Tulfo sa nangyari sa pagkalabas ng aking anak. Kasi unang-una, ngayon araw na ito hindi ko po inaasahan na ngayon araw na ito makakalabas siya. Alam ko po na disease na, pero sa araw na ito hindi ko po inaasahan ko na mailalabas natin. Ang inaasahan ko nga po sa assays pa, kasi may hearing ko siya sa assays. Ay bigla na lang kung tumawag si Ma'am Aling kanina na sabi na na-release na ayaw ko. Kaya nakusobra-sobra po ang tuwa. Na-dismiss ang kaso ni Ricky, subalit nakasampa ngayon ang kasong frustrated murder laban sa anim na pulis ng Central Police District. Mabigat din ang parusang kanilang haharapin kapag napatunayang nagtanim sila ng ebidensya. Dapat arisin na yan. Asuntuhin na, arisin pa. Para wag nang makahawa sa rank and file ng ating kapulisan. Pagsapat ang ebidensya, ikulong at arisin. Ang nakapansin-pansin dyan ay yung isang seksyon, no? Section 29, kung saan, kung sino man yung magpa-plant ng evidence, kay tao yan, kay entity yan, o sino pa man yan, no? Na mag-pulis yan, na magpa-plant ng evidence sa isang tao na walang kasalanan, pwedeng mahatulan ng bitay, death penalty. Kasi ang hirap eh, baka mamaya gamitin lang sa pangaharas ng tao, o kaya naman kung may galit yung isang tao, sabihin, ay ano yan, no? Pusa yan. Bigla na lang magsusok sa bulsa o sa bahay, mag-iiwan doon ng mga droga. Yung tinatawag ng mga incriminatory machinations. Doon sa revised penal code, mababa lang sentensya doon. Pero dito, under this Republic Act 9165, kamatayan ang hatol sa sino mang magpa-plant ng evidence. Ito ay napatupad, nagpasimula ito nitong, sa alam pa, 2002, itong batas na ito. At lalong pinaigting, no? Ito yung pinirmahan noong August 30, 2002. Dito sa Agugo Street, nagsimula ang kalbaryo na Ricky, his quest for truth and justice. Ang kalye nito na dinilig ng dugo, pawis at luha will serve to be the same venue for his homecoming. A hero's welcome for Ricky Romualdo. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat og mabuhay! Inapi ka ba?
isubog mo kay Tulfo. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!